The Family TV Mass is brought to you by Achievers Fuel and Service Center Corporation. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, ang 11th linggo sa karaniwang panahon, na may temang ang paghahari ng Diyos. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word, SVD, ang banal na misang ito sa parokya ng Santo Cristo at San Andres Kim Taegon, Lolomboy, Bukawe, Bulacan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay sina Reverend Father Yolito Ignacio, bisitang pari ng ating parokya, at Reverend Father Vicente Robles, kura parokyo ng parokya ng Santo Cristo at San Andres Kim Taegon. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Coro San Martino. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa. Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin, Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Tayo natitipon upang magpasalamat sa pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siya nagpapalago sa ating buhay pang-espiritual, sa ating buhay ng pagkapag-ugnayan tulad ng butil na isang mustasa. Minamahal na mga kapatid, lahat po ay biyay at awa ng Diyos sa ating buhay. Buksan natin ang ating puso kay Jesus, isipin natin pagkakataong hindi tayo nakatugon sa kanyang wagas na pag-ibig at takilang awa. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na luba ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat maanghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon na ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami,
sa Diyos sa kaitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang paglugod namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ang aming mabigyang kasiyahan sa aming niisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Sa unang pagbasa, inihalin tulad ni Propeta Ezekiel
Sa paglago ng usbong ng Cedro, ang pagbabalik ng Israel sa lupang pangako. Gagamitin din ni Jesus ang simbolong ito sa paglago ng paghahari ng Diyos sa ating piling. Ang unang pagbasa ay pahayag ni Lian de los Santos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang pinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko'y yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahanga-hangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon namay makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ang lahat ng punong kahoy na mapabababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa. Na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapananariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan na iyahatid ni Flor Daphne Gutierrez. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang ikalawang pagbasa ay pahayag ni Victor Angelo David. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Cristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa. Mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Tanim ni Yesu Cristo upang tumubo sa tao. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang nagasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa siyang nagpapatuloy sibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay at pagkatapos ay maitik na mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad ay gagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin hihambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasya na pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagsasanga ito ng malalabay anupat ang mga ibon ay nawabugad sa mga sanga nito. Ang salitang ipinapangaral ni Jesus sa kanila sa pamagitan ng maraming talinhaga tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit pinaliliwanag niya ng sarilinan sa kanyang malagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lang. Ako po'y nagising kanina. Ang laman ng puso ko ay yung panalangin na natutunan ng marami sa atin sa isang santa ng nooy na bubuhay pa ay na-meet namin ni Father Vic Robles, aki pong kamag-aral sa San Carlos Seminary. No? I think it was 1981 na nag-aaral pa kami ni Father Vic Robles sa San Carlos Seminary ay naanyayahan ang isang buhay na santo na tinatawag noong araw The Living Saint Mother Teresa of Calcutta.
Hindi ko po makalimutan yun, no, nasa auditorium siya, ang sabi niya sa aming mga seminarista, only Jesus and always Jesus. Have Jesus in your heart. Lagay mo si Jesus sa inyong puso. Si Jesus lamang. Palaging si Jesus. Always Jesus. At wala nang iba, kundi si Jesus. And when you become a priest, give Jesus. Always Jesus and only Jesus. It is not important to be successful. It is more important to be faithful, maging tapat. Alam niyo po itong si Mother Teresa of Calcutta, also have this prayer, Jesus in my heart, I believe in your tender love for me and I love you. Pwede po bang ulitin niyo pagkatapos ko? Jesus in my heart, I believe in your tender love for me and I love you. Sipa po, Jesus in my heart, I believe in your tender love for me and I love you. At alam niyo kung kasama niyo ang ating Panginoong Jesucristo, you will really realize that everything is a kind of miracle in your life. Everything is God's grace. Everything is God's love. Ang bawat sandali sa ating buhay ay tulad ng isang milagro. Ang bawat saglit ng ating buhay, madadama natin ang biyaya at dakilang awa na ating Panginoong Jesucristo. Parang kung titingnan po natin sa ating unang pagbasa, ayon po sa aklat ni Propeta Ezekiel, ito yung pangako ng ating Panginoon Diyos. Makikita natin sa unang pagbasa, kukuha ako ng isang usbong ng sedro at ang aking iaayos, ang kukunin ko yung pinakamura sa pinakamataas na sanga ng punong sedro, itatanim ko sa isang mataas na bundok. Ganon din po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, na sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang paghahari ng Diyos ay tulad na isang maliit na butil na mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng bini. Kapag natanim na at lumago ang butil na mustasang ito, ito'y magiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. God works with insignificant little things. Para bang walang kabuluhan? Para bang walang kahalagan? And that is the way God works. Ang Diyos kumikilos sa maliliit na bagay. Ang Diyos nagmimilagro, nagsisimula sa maliit na bagay. At ito po'y nagsisimula, maalam natin, sa isang maliit na pananampalataya na hiniling sa atin na ating Panginoong Jesucristo, that the kingdom of God truly begins in our hearts. Lalago yan. Pero kinakailangan talaga na sa ating puso, bukas ang ating puso na alam natin, tulad ng sinasabi sa atin ng Alleluia verse natin, sabi rito na the seed is the word of God. Christ is the sower. Si Jesus ang nagkasik. And all who come to Christ believe, mabubuhay. Ganyan po ang paraan ng ating Panginoon Diyos. Kumikilos, nagsasagawa sa maliit na bagay ang iningi sa atin, ang ating katapatan, our faithfulness in little things. Sabi po sa atin sa kalawang pagbasa ni San Pablo sa mga taga-Corinto, we walk by faith and not by sight. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos at hindi sa mga bagay na aking nakikita. Na nagbabasa kanina, si Victor Angelo, kapatid po natin siya na pinanganak na bulag, di po siya nakakita. Napapaluwa po ulit ako kanina riyan. Naalala ko itong second reading. Sabi ni second letter of St. Paul to the Corinthians, we walk by faith. Namumuhay tayo lamang sa pananalig sa Diyos. And we walk not by sight, hindi sa ating mga material na mata. Tayo'y nabubuhay ayon sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos.
You can imagine, Victor, Jello here. Pinanganak siya, hindi siya nakakita. Pero sa kanyang testimony, ang kanyang siya'y nakakakita dahil sa kanyang pananampalataya. Nakikita niya malinaw ang pag-ibig ng Diyos, ang gawa ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nanay, makita sa pamamagitan ng kanyang pamilya. Ang Diyos ay buhay sa pamamagitan ng sambayan ng Kristiyano. At ganyan po sa ating buhay. Ang Diyos ay buhay. Jesus will bear fruit in our hearts, and that fruit must bear fruit of love, justice, peace, goodness all over the world. Yan po ang kaharian ng Diyos. Nagsisimula sa maliit na bagay, pero dahil sa ating katapatan sa maliit na bagay, kinakailangan mamunga yan, mamunga ng kabutihan, mamunga ng kawang gawa, mamunga ng kagandahang loob, mamunga ng kapayapaan, pagmamalasakit, mamunga ng pagsasakripisyo alang sa kapwa. Sinasabi nga, pagbuo ng kaharian, ng kapayapaan, pagkakaisa, pagkakaunawaan. Ako po, ibig ko pong pahayag sa inyo. Ako po, every time na aalala ko to, mag-isa, umiiyak po ako mag-isa. 2006, October 16, I had my angiogram. Kasi natagpuan sa angiogram na tatlo sa ugat na aking puso ay 85% black. Coronary artery disease. Nagtataka yung doktor, ba't hindi ako na heart attack, hindi ako na stroke, hindi ako na paralyze, wherein yan ang kalagayan ko. 3 black arteries in my heart, 85%. I remember when I had the angiogram, grabe po yung kaba ko. I really pray. 20 minutes in the rosary, and talaga po lahat, adoration for the Blessed Sacrament. I went to confession, I had the anointing. Hindi ko alam ano yung coronary artery disease. I don't know what I'm facing, but I only believe, I trust in the Lord. And you know, even though after the intervention, nasa recovery room ako, nagkaroon ng little complication, nagkaroon ng bleeding po. That was the moment when I started praying this. Jesus, in my heart, kasi heart ko po yung may problema, I believe in your tender love for me, and I love you. Jesus, in my heart, I believe in your tender love for me, and I love you. At that very moment, even though I cannot see, but my faith in my heart can see. I walk not by sight that moment, but by faith in the love of Jesus who loved and gave His life for me out of love. Para bang nakikita ko si Jesus, nagbubuhat na kanyang krus, hirap na hirap, umiiyak, at pinapasan ni Jesus yung aking paghihirap, na hindi na ako. Jesus bore to Himself my suffering. Why I can see Him carrying His cross, suffering for me. By His wounds, we were healed. Nakaligtas po ako. The bleeding stopped. Kala ko po, wala na po ako. Every time, now, sasabihin ko sa sarili ko, I walk by faith because of Him who loved me and gave His life for me out of love. Alam niyo, ganyan po ang butil ng mustasa. Sa ating buhay espiritual, hiningi ng Diyos sa tayo lumago. Lumago tulad ng butil ng busasa, tulad ng butil na inihasik ng isang mga hasik, tulad ng maliit na sanga, ng puno ng sedro. Maliit yan, pero lalago sa buhay natin ang pagkapag-ugnayan sa Diyos. Palugiin natin, sabi ni Mother Teresa of Calcutta, if you want to grow in holiness, if you want to grow in your love, go to Jesus. Go to Jesus. Lumapit tayo kay Jesus at doon natin makikita si Jesus kasama natin sa ating buhay. Makikita natin na ang buhay natin ay buhay ng pakipag-ugnayan sa Diyos. Our life is a life of union with Jesus, and life is only but a pilgrimage towards the fullness of union with God. Ang buhay natin sa lamang paglalakbay tungo sa ganap na pakipag-ugnayan natin sa Diyos. At sa bawat sandali na ating buhay,
nariyan si Jesus, nagmamahal, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay liwanag, nagbibigay lakas. Lumapit tayo kay Jesus. Lalago tayo. Lumapit tayo kay Jesus. Miracles will happen. At alam natin, may magagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen. Tatayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, nanaog sa kinaroonan ng mga yuma, may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat na paririto ko sa nakabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipanalangin natin ang paglago ng paghahari ng Diyos dito sa lupa, ang paghahari ng katarungan, kapayapaan, pagkakapatiran, pag-ibig. Itugon natin, Panginoon, dinggin mo kami, tayong lahat. Panginoon, dinggin mo kami. Ang panalangin ng bayan ay pamumunuan ni Faye de Guzman. Patuloy nawang lumago ang simbahan, ang pamayanan ng Diyos, sa pangangaral at pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Lagi nawang maging masigasig ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang pagsisikap na maitanim ang salita ng Diyos sa puso at isipan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan tungo sa tapat at epektibong paglilingkod sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga nagtatrabaho sa media ang kanilang tungkulin sa pagpapahayag ng katotohanan nang walang kinikilingan at para sa kabutihan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mga kapatid, iyon ko natin ulo, alam kong may magagawa niyo. Sinabi ni Jesus, kapag dalawa o tatlo nagtitipon, naroon siya. Gabayan nawa tayo sa araw na ito sa ating mga taimtim na panalangin. Tulad ng buto ng mustasa, ang pananampalataya ay napakalaga. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam ko, alam kong may magagawa ang Diyos. Lagay yung kanang kamay sa puso natin. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, maglilingkod. Alam kong diringgin. Ama naming mapagmahal, itinataas ko po sa iyo ang lahat ng mga sumusubaybay sa aming Family TV Mass. Lalong-lalo na po ang mga manggagawa na nasa ibang bansa na ngayon nakakaranas ng matinding pagsubok. Abutin mo po ang mga pamilyang manggagawang ito. Itinataas ko po sa iyo ang mga magulang na maakaya ka lang manak batay sa iyong kalooban. Inilalapit ko po sa iyo mga kabataan sa kanilang mga pangarap na maglingkod sa iyo
sa kanilang pamilya sa mga dukha. At sa araw na ito, lalo ko itinatas sa iyo ang lahat ng intention ng lahat ng mga sumusubaybay sa aming Family TV Mass. Ipatok yung kanang kamay sa balikat ng katabi na Hallelujah! Hallelujah! Siya ay muli. Siya ay muli. Babalik. Aleluya. Aleluya. Upang tayo kunin, kapatid. Mayroong magandang mangyayari. Mayroon. Mayroon. Kung lalapit, kung lalapit, mayroon. Ama, dinggin mo po ang aming kahilingan at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong pagpapala, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginagawa mong mga angking katauhan na dapat pakanin, pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan, talangad mong magbago ang kinamayas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kalalupig, kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa na maangiling sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Oh,
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inayabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahanto para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapit mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pusisin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, si Ernesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo si Obispo Jose na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya ay binyagan, siya ay nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya ay pumanaw na naway makaisa siya ni Kristo sa muling pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Taimple natin ipagdasal ang mga minamahal na yumao, lalong-lalo na mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawan pagkidapating kaming lahat ang mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak na esposo, kaysa ng lahat ng mga banal, ni San Andres Kim, Taegon, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na ipagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
mananampalataya at pananalig sa walang hanggang awa at pag-ibig ng Diyos, sama-sama tayong umawit. Hiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang naiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan, pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sa inyo. At sa may rin. Magbigayin po tayo ngayon magangad na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Narito ang ating Painungso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalay muli ng kanyang katawan at dugo, taglay na wakas niyang pag-ibig. Mapapalad ang inangyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi daw karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluan namin, banal na pakikinabang, ay nagpapahiwatig na iyong pakikiisa sa lahat na narito na kipagdiwang at magdulot nawa na pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan nila ni Canor Complido, Marina Complido at JP Complido. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklodin po ninyo ang lahat ng mga pamilya sa pamamagitan ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya na pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbibigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkalupo ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilyang Pilipino upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sasagawa natin pagbabasbahas sa mga ama sa pagunita natin ng Father's Day. Amang mapagmahal, Diyos ng buhay, sa araw na ito, pinararangalan namin ang mga ama. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa mabubuting bagay na kanilang ibinigay sa kanilang pamilya. Ang pagmamahal ng ama ay tanda ng iyong banal na pagsuyo, pakikibahagi sa iyong banal na pag-ibig. Salamin ng iyong banal na pangangalaga ang patuloy nilang pagmamalasakit para sa pangangailangan, pagkapakanan ng kanilang pamilya. Kaya pinupuri ka namin, Ama ng mga bansa, sa pagpaparangal namin sa mga ama sa araw na ito. Pagkalooban mo sila sa araw na ito,
basbasan ng iyong katatagan at banal na kapangyarihan upang patuloy nilang maging sagisag mo. Ang mga ama naway tulungan ng kanilang mga anak sa kanilang banal at katungkulan bilang magulang sa pagpapakita ng paggalang, taos pusong pagmamahal sa kanila. Pagkalooban sila, Panginoon, ng kaligayahan upang sila ay nag-aari ng buhay makapiling mo, Diyos at Amang nasa langit sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Cristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pabasbasan din po tayo ng ating kuraparoko at papalain kayo ng poong may kapal sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo tayong taglay ang dakilang awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Family TV Mass was brought to you by Achievers Fuel and Service Center Corporation.